Tumulak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayang. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoo, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Hello. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig
ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasali. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siya dalawang anghel na nakaupo sa may pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. At isa ay isa sa gawing ulunan at ang isa namay sa may paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapangalaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus, umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating ebanghelyo ay narinig natin ang isa sa mga talata ng unang mga
saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Maria Magdalena, nung siya ay pumunta sa libingan, natagpuan niya na walang laman ng libingan. Nasaan si Jesus? Yan ang tanong niya. Nasaan na si Jesus? Kaya tanong siya ng tanong, nasaan ang kanyang katawan? Nasaan siya? Kahit si Jesus na nasa likod niya, dahil sa tindi ng kanyang pagdadalamhati, at minsan ganoon naman, di ba? Hindi mo na napapansin ang paligid mo pag problemado ka na. Nakatingin ka na lagi sa problema mo, hindi mo na napapansin ano yun sa paligid mo, kahit na si Jesus na pala yung tumatawag sa iyo at kumakausap sa iyo, hindi mo na siya napapansin dahil nakatingin ka masyado sa problema. Kaya kahit si Jesus na napagkamalan niya na nangangalaga ng halamanan, tinanong din niya, sa inyo po dinala yung kanyang katawan na nasaan si Jesus? At marahil sa atin din buhay bilang Kristiyano, ito ang madalas nating hanapin. Nasaan ka, Panginoon? Sa panahon ng ating mga paghihirap, sa panahon ng ating mga pagsubok, sa panahon na tila'y nakatingin tayo masyado sa problema at tila'y nabibigatan tayo, minsan natatanong natin, asan ka, Jesus? Pero tulad din ng kwento ni Maria Magdalena sa yugtong ito ng muli pagkabuhay, si Jesus ang nagsasalita sa kanyang likod ay kinalaunan na kilala niya. Sa isang tawag ni Jesus, nakilala niya agad. Sa pagtawag sa kanyang pangalan, nakilala niya si Jesus. Kaya ang kanyang pagbabahagi ay nakita daw niya si Jesus na muling nabuhay. Ito yung kanyang pagbabahagi. Ito yung kanyang ipinahayag sa mga alagad ni Jesus na nakita ko ang Panginoon. Maganda rin sa atin bilang mga Kristiyano ngayon, ito rin sana ang ating pahayag. Nakita ko ang Panginoon. Nakita ko ang Panginoong muling nabuhay na gumagabay sa akin. Nakita ko ang Panginoong muling nabuhay na nariyan lalo na sa mga panahon na nabibigatan na ako. Sa panahong inahanap ko na siya, nakita ko ang Panginoong muling nabuhay. At kaya tayo tumutungo at tayo nagsusumikap na mamuhay ng mabuti, namuhay na maging katulad ni Jesus, pagiging masunurin sa alituntunin ng Diyos, pakikinig at pagbabago ng ating buhay, hindi pagiging matigas ang ulo o nagsisiga-sigaan o nagtatapang-tapangan na akala mo kung sino. Dahil nakita na natin ang Panginoon, nagbabago ang buhay natin. At yan po ang tanda at marka ng isang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil nakita natin ang Panginoon, sa mga panahong hinahanap natin kung nasaan siya, nakita natin siya, naramdaman natin ang kanyang presensya, kaya tayo nagsusumikap na sumunod sa kanya at magbagong buhay. Kung tatanungin niyo ako, ano ba ang marka at tanda ng isang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno? Hindi lang po sa damit niya. Hindi po nakikita mo lamang siya kapag may prosesyon. Pwede nga sumasama nga sa prosesyon, pero pagkatapos ng prosesyon, ganun na naman ang gawain at buhay. Balik sa dati. Ang tanda ng isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay ang taong nagsusumikap na sundin si Jesus. Yun po ang tanda ng isang deboto.
may nangyayari sa puso niya. May nangyayaring pagbabago sa buhay niya. May nangyayaring pagsunod at pagtalima sa utos ng Diyos. Lahat ng iyon ay dahil nakita niya si Jesus. Sa ating Ebanghelyo, si Maria Magdalena ay ilang ulit nakita si Jesus sa kanyang pagpapahayag, sa paglilingkod ni Jesus. At higit sa lahat, sa yugtong ito ng Ebanghelyo, nakita din niya si Jesus sa muling pagkabuhay. Nakita niya si Jesus sa kanyang paghihinagpis sa krus, sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan. Nakita pa rin niya si Jesus sa muling pagkabuhay. Magandang imbitasyon sa atin. Ito bilang Kristiyano, makita lagi si Jesus sa kanyang pagpapakasakit. Sinamahan natin siya sa kanyang kamatayan sa krus. Samahan din natin si Jesus at lagi natin siyang makita sa kanyang muling pagkabuhay. Kapiling natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, nakikita natin si Jesus Nazareno na muling nabuhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at sa mga gawang makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamu namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa,
mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinasabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hallelujah.
announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may sakit, may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na April 4, 2024, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong nabigyan sa pamamagitan na binyagan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.